Hello guys, ang topic natin ngayon ay Q&A. 15 questions ang sasagutin namin ngayong video. At kung gusto nyo malaman lahat, tutukan mo lang yung video hanggang dulo para wala kang malagpasan. Kaya simulan na natin. Let's go! Unang tanong kay Carlin Malonzo, pwede po ba magsama yung Alps 1 at Alps 2? Kung ikaw ay nag-aalaga lang at walang balak magbenta ng ibon, okay lang na magpares ng Alps 1 at Alps 2. Pero kung gusto mo din magbenta ng ibon, mas okay na yung tamang breeding process. Alps 1 sa Alps 1 at Alps 2 Fisher sa Fisher, Perso sa Perso. Para kapag nagbenta ka ay maayos yung feedback nila sa'yo. Pangalawang tanong kay Percival De La Torre, pwede ba ako mag-colony type kahit may proven na at young pa? Kasi medyo inaaway ng proven yung mga young. Dapat po palaging nakahiwalay yung mga young sa mga matured dahil aggressive na ang mga ibon kapag sila ay naging matured na. Para lang din mabuhay pa ng matagal yung mga yang, dapat ilagay na lang din sila sa bukod na kulungan na puro bata din. Pangatlong tanong kay gaano karami ang pagkain sa isang pares ng ibon? Kami ay nagbibigay ng 1 tablespoon kada pares. Ito yung itsura ng 1 tablespoon na ginagamit namin. Kaya 1 tablespoon ang sukat para makapagbigay pa kami mamayang 1 PM ng panibagong seed. At yung sukat naman ang gagamitin namin mamayang 1 PM ay itong 1/2 tablespoon. Ganito kami magbigay ng patoka sa kanila para hindi masyadong tumaba yung mga ibon namin. Tapos kapag 4 PM na, aalisin na namin yung mga patoka. Then kinabukasan, ganun ulit. Pero magbibigay naman kami ng mga soft foods. Bali, salitan lang. Pang-apat na tanong kay Blue Eye RBLX. Ano po yung seeds na kinakain ng mga African lovebirds? Yung mga seeds na pwede natin ibigay sa mga alaga natin, African mix seeds, white millet, sunflower at groot. Kung meron kayong canary seeds, pwede din yun. Sa African mix seeds namin, may nakahalong canary seeds, kaya wala kaming bukod na canary. Panglimang tanong kay Dennis Balabas, paano po mag-care ng eggs? Para maging maganda ang develop ng eggs, kailangan natin iwasan na silipin yung mga nest box na may itlog. Dahil kung palagi natin yung sinisisilipin at titignan kung may similya o wala, yung inahin ay magiging maselan, lalo na kung nag-iiba yung amoy ng itlog nila. At hindi tayo mismo yung nag-aalaga ng mga itlog nila, yung breeder mismo. Sila yung nag-aalaga ng mga itlog. Ang role lang naman natin kapag may itlog na sila ay maghintay kung kailan mag-hatch yung mga itlog. Kaya lang naman natin tinitignan yung mga itlog dahil sa excitement. Pero ang excitement ay hindi din maganda dahil may bad sides na pwede mangyari lalo na sa mga itlog. Ito lang ang tips ko para sa lahat. Kung may mga itlog na ang inyong pares, dapat nating iwasan bulabugin sila. Dahil pwede nila itong basagin o ilaglag sa kanilang nest box. Kapag nangyari yun, stress na yung mga ibon tapos hindi na nila bubuhayin yung mga itlog. So doon na lang tayo sa tamang gawain. Pang-anim na tanong kay Jomar Garon, ilang buwan po ba ang tamang edad ng mga lovebirds para pagparesin? Kung nasa flight cage sila, may mga 3 months old pa lang na nagpapares na. Dahil nakakalipad na sila at nakakahanap na agad sila ng pwede nilang maging partner in the future. At isa pang choice, kung gusto mong ipares yung ibon na hindi naman naging magkapares nung simula, ang mangyayari niyan ay forced pairing. Mahirap ang forced pairing dahil
hindi natin malalaman kung kailan at kung e-epektibo ba ang pagkapares natin sa kanila. Umaabot ng 2 buwan pataas ang force pairing bago sila magsimula mag-breed. Kaya kung gusto mong magkaroon agad ng kapares ang ibon mo, dapat nasa flight cage sila at sila na ang bahala kung sino ang gusto nilang maging kapares. Pang-7 tanong kay Hunky Yummy. Pwede po bang pagparisin ang magkaibang kulay pero parehas alps 1? Siyempre naman po. Mas mabuti kung parehas ng linyaday para maging pure ang kanilang inakay at para mabenta mo sila ng mabilis dahil wala silang issue sa parents eh. Maganda kung yung yung mutation ng ibon mo, ganun din yung pares mo para maging back to back. Para maganda yung kakalabasan pa rin. Pang-8 tanong kay Paulo Licap. Kapag ba may bukol na sa puwet, yung hen, itlog na ba yon? Masasabi lang natin na may bukol yung hen natin sa puwetan nila kung nakita natin na nag-meet sila at successful ang kanilang mating. May ibang hen po na kahit mukhang may bukol sa puwetan pero balahibo lang yon. At may iba din na sa pula yung itsura ng puwetan nila. So, 3 ang pwedeng maging itsura niyan. Pwedeng itlog, pwedeng pinapa-fluffy lang yung feather, at pwedeng sa pula. Kaya dapat bago tayo magdiwang na buntis ang hen natin, dapat alam natin kung nag-success ang kanilang mating. Pang-9 na tanong kay Jordy Clarkson. Ano dapat gawin o ibigay sa ibon kasi nag-pluck siya ng feathers noong nakaraang buwan at panay-tambay lang siya sa gilid ng cage? Kapag ang ibon mo ay nauubusan na ng feathers sa kanilang dibdib, ang pinakarason lang yan ay stress na yung ibon. At malalaman mo din agad na stress na yung ibon mo kung wala nang ganang magkulit. Ang dapat lang natin gawin sa ganito ay iwasan na muna natin silang stressin, baka kasi mamamatay yan. Bigyan araw-araw ng vitamins tulad ng Selectrogen Plus MVM para bumilis yung kanilang pagtubo ng feathers. At haluan din ng dextrose powder yung Selectrogen para maging active ulit yung ibon. Pang-10 tanong kay Julius Villa. Ano po ba tamang ipatuka para sa parakeets? Sa amin, ang binibigay lang namin sa parakeets namin ay white millet at canary seed. Tapos nagbibigay na lang din kami ng extra soft foods para hindi lang sila mag-focus sa bird seeds. Minsan nagbibigay din kami ng konting sunflowers para sa fats, para hindi mamayat yung mga ibon, kailangan nila ng sunflower. Tanong ni Bonbon Iral, pwede ba pagsabayin ang seeds at successor pellets? Parehas lang ba ng dami ang paglagay nito? Pwede natin ipagsabay yon. Pero yung pellets ay dapat 4 to 6 pieces lang. Dahil kapag puro pellets kasi binigay mo, mabilis sila magkaroon ng sapula. Ganito lang kami magbigay, 4 pellets or pwede din 6 pellets, tapos iahalo na lang sa African mixed seeds. Tanong ni Ronnie Mariano Bono, pag po napisa na lahat ng fertile na egg, pwede na ba tanggalin yung mga infertile na egg? Kung sure ka na po sa infertile, yung mga itlog, pwede na pong alisin. Pero bago natin alisin, dapat sigurado tayo na yung itlog ay hindi kasabayan ng mga naunang itlog. Alam nyo naman na may gap ang mga itlog bago magkaroon ng semilya. Baka kasi yung itlog na inaakala natin infertile, kakalabas lang pala ng ilang araw. Dapat may record kayo kada itlog. Sayang kung hindi pala infertile, kakalabas lang pala, ganun. Sayang yun. Kaya bago tayo magdesisyon na magtapon ng itlog, bigyan pa natin ng 2 weeks yung mga itlog na hindi pa napipisa or yung mga wala pang semilya. Tapos saka natin ilawan ulit kung may development yung itlog. Mas okay ng sure para walang nasasayang na itlog, okay? Tanong ni Sammy Sarmiento, pwede po ba mag-pair ang parakeet at African lovebirds? Hindi po, dahil magkaiba po sila. Imposible din na magpares yung ganyan at wala pa po kaming nakikita na gumagawa ng ganyan. Kaya hindi nyo po pwede na ipares yung parakeet at African lovebirds. Tanong ni Jen Ramos, pwede po ba ipakain ang chick booster sa lovebirds?
Yes, pwede ding gawing diet ang chick booster sa mga lovers natin, pero ginagawa lang to kapag may inakay na sila. Dahil yung chick booster ay mabilis matunaw sa loob ng mga breeders natin na kayang kainin din ng mga inakay nila. Pero kung gusto nyo lang makatipid sa mga mixed seeds, pwede magbigay ng chick booster, pero wag po araw-araw. Parang pellets lang yan na pwede mag-cause ng sapula. Tanong ni Francel Kin Kasapaw, saan po nagmumula ang one eye cold? Sa bakterya ng kasama or sa dumi ng kulungan at sa mga dumadayong ibon tulad ng maya? At kung may mga manok na malalapit na kukuha sa hangin. Kung ang ibon nyo ay may one eye cold, ang gamot na kailangan ibigay sa kanila ay doxycycline. Anong gamot ang doxycycline? Petrazine Gold. Kanawan lang yung ibon ng Petrazine Gold for 3 to 7 days. Tapos mawawala na yan. Isang beses lang yan kada araw. Mas maganda kung mapapansin nyo agad na may one eye cold yung mga alaga nyo para maagapan agad. Dahil kung lumaki yung sakit nila na yan, idadala na po yan sa avian vets. At ito na ang dulo ng ating question and answer. Kung may natutunan ng lahat, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung may mga katanungan pa po kayo, mag-comment lang at sasagutin natin yan sa mga videos natin. Kung ikaw ay bago pa lang sa aming channel, pindutin mo na ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Salamat sa mga sumusuporta at mag-ingat pong lahat, and see you on the next video.